sinimula na ng Department of Education Region 7 ang fact-finding investigation sa pagpunta ng mga estudyante na naka-uniforme pa sa isang programa sa Cota Park sa bayan ng Madridejo sa Bantayan Island. Naritong report ni Alan Domingo. Inaalam pa ngayon ng DepEd kung sino ang nasa likod ng pagpunta ng mga estudyante na naka-uniforme pa doon sa bayan ng Madridejo. Pinangunahan ng legal department ng DepEd ang fact-finding team. Ang mga mag-aaral ay kasama sa mga bumungad sa mga partisipante sa Suroy-Suroy, Sugbo. Ang mini Suroy-Suroy, Sugbo ay isa sa mga tourism program ng probinsya ng Cebu. Mismong si DepEd Director Salustiano Jimenez ang nagpunta sa isla upang personal na malaman ang nangyari. Ayon kay Jimenez, walang request na ipinadala sa DepEd Division o kaya sa regional office na isasali sa event ang mga estudyante. Makita gyud unsa gyud tinuod dai nga nahitabo, naabay kalambigita na ato ang mga colleagues kaubanan sa buhat sa Department of Education og ngano siya nga ning ana no nahitabo. Dagdag ni Jimenez na ang DepEd lang ang magbigay ng pahintulot sa gagawing aktibidad ng paaralan at mga estudyante. Wala gali sila pantuas sa eskwelahan no nga kahibaw ta nga mas secure ang nasa sulod sa eskwelahan kay naay makabantay, how much more og katong nanggawas niya naa sa open space nga area unya nagsuroy-suroy. Ipinalam na ng direktor ang nangyari sa kanilang head office. Pero paglilinaw nito na hanggang sa isyu lang ng mga estudyante ang kanilang imbestigahan at hindi na kasali dito ang ibang participants ng kaganapan sa isla. Samantala, una nang inhayag ni Governor Gwen Garcia na nakahanda siyang harapin ang imbestigasyon na pinag-uutos ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Dahil ito sa pagsiksika ng mga tao sa isinigawang activity na dinaluhan rin ng mga opisyal ng bansa, kabilang na sina Presidential Spokesperson Harry Roque at UPAV Secretary Michael Dino. Naka-face mask naman ang mga tao at nasa open space sila. Kasama si Marlon Melganso, ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.